So, good day everyone. Now, I will be discussing to you the coverage of our preliminary examination in juvenile justice system or in juvenile delinquency and juvenile justice system. So, according to Dr. Jose Rizal, ang mga bata ay pag-asa ng bayan. So, I do hope and pray na you as a youth will be the hope of our country. Kasi marami ngayon na kinakaharap ang Pilipinas. So, I want you na isa kayo sa maging daan upang magkaroon ng pagbabago sa country natin. So, for our learning objectives, at the end of the lesson, the student should be able to define juvenile, delinquent person, juvenile delinquency, and juvenile crime. Understand the nature of delinquency. Trace the historical background of juvenile delinquency. And discuss and summarize the different theories on crimes and delinquency. So, alam ko po na itong mga terms na nandito ngayon sa ating learning objectives ay masyado na pong familiar sa inyo. Since yung juvenile, nababanggit na rin po yan sa Introduction to Criminology, and may mga theories din under sa historical background, or as this topic goes on, magkakaroon po tayo ng theories, mababanggit po yung iba't ibang theories kung bakit nakaka-commit ng crime ang isang bata. So, siguro naman meron na kayong knowledge sa theory since meron po tayong subject for that duties. So, now what is juvenile? Or let us first define what is juvenile. It refers to a person of tender year, a minor, a youth, or those who are not emancipated by law. Refers to a person below 18 years of age, or those but are unable to fully take care of themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of physical or mental disability or conditions. A child or a young person who, under the legal system, may be dealt with for an offense in a manner different from that of an adult. So, yung juvenile, we all know that juvenile is considered as a child, of course, or a young person. As cited nga po, it is considered as a young person or below 18 years of age. Wherein, yung 18 years of age is the age of majority here in our country. So, take note lang po na pag sinabi nating 18, meaning hindi po kasama ang 18 years old pataas. I mean, yung 18 years old, considered na po kasi siya as an adult. So, ang juvenile po natin, considered lang po siya 18 years and below. 18 years or below 18 years of age, meaning 17 years old. So, when you reach the age of 18, you are considered as an adult. Kasi yung mga juveniles natin, they are incapable of taking full responsibility of their action. So, kailangan pa din ng guidance ng ating magulang or ng guardian. So, that will be considered as juvenile. Juvenile delinquency. It refers to an antisocial act or behavior which deviates from the normal pattern of rules and regulations, custom, and culture which society does not accept and which there justifies some kind of punishment or corrective measure. So, yung juvenile delinquency, it refers to youth behavior which is against the norm and regulations of society, which, if left unchecked, would give rise to criminality. Kaya nga po, delinquency, ito po yung mga maling nagagawa ng juvenile. Kaya po, pag sinabi natin yung delinquency meaning mali, not acceptable norm sa society natin, juvenile bata,
Ibig sabihin, ito po yung mga maling nagagawa ng isang bata na kapag hindi natin naagapan, ito po ang magsisilbing daan upang magkaroon ng mas maraming criminality sa ating bansa. Kahit hindi po sa bansa, kahit sa society lang mismo natin, sa simpleng community natin, magkakaroon na po ng crime kung mismong mga bata ay namulat na po sa maling gawain. Next delinquent, one whose behavior has brought him into repeated conflict with the law, regardless whether he has been taken before a court and adjudged a delinquent person or a delinquent individual. So, a delinquent person defined as one of who repeatedly commits an act that is against the norms of the society. Gaya nga na nabanggit natin sa juvenile delinquency, yung delinquency, ito po yung mga mali or not acceptable sa ating society. So, when a person is habitually commits an act which is not in accordance to the rules or policy of the organization or community where he belongs, he is considered a delinquent. So, kapag daw po ang bata ay palaging gumagawa ng mga mali o yung mga hindi acceptable sa society, considered na po ang isang bata as delinquent person. So, status offense. Sa status offense po, mababanggit din po natin dyan yung juvenile crime. So, yung juvenile crime po, tinatawag po siyang status offense. Kumbaga po sa mga minor, tinatawag lang po siyang status offense. Pero kapag ka po sa mga adult, hindi na po siya matatawag na status offense. Kasi po, yung status offense po, committed only by minors. Ito po yung mga petty offenses lang po. It is a certain acts or omissions which may not be punishable socially or legally if committed by adults, but become antisocial or illegal because the offender is a minor, such as truancy or frequent unreasonable absenteeism from school, yung consecutive 20 days na pag-absent natin or pag-absent ng isang bata. Use of profane language. So, kasi yung mga bata ngayon, mapapansin nyo, mga naituturo or nakakamulatan na nila ay yung mga language na hindi kaaya-ayang pakinggan, lalo na paggaling sa bata. Running away from home, smoking and drinking alcoholic beverages, disobedience to parents, guardians or school officials, mendicancy or begging in the streets, and association with delinquent gangs. That will be considered as status offense. So, take note lang po na ang juvenile crime natin, it is an area of criminal law that deals with the criminal activities of offenders who have not reached 18 years of age. Yun nga po yung tinatawag nating status offense. So, typically, yung juvenile offenders will receive less severe forms of punishment than that of adult and will enter juvenile justice system rather than the adult criminal system. Kasi ang juvenile cases are heard in special juvenile courts kasi hindi naman po pwedeng i-hear and mag-decide ng cases ng juvenile sa mismong court kung saan nililitas yung mga adult offender. Kailangan po sa juvenile court lang po. Meron nga din po tayong tinatawag na family court wherein mababanggit natin po yan sa PD 603. So yung PD 603 po, lahat po ng mga batas natin mababanggit po yan. Kung hindi po natin mabanggit during midterm, mababanggit po yan sa final examination coverage. So juvenile court, it is a court that hears cases dealing with juvenile delinquents along with issues of child neglect, abandonment, and abuse. Nature of delinquency. So, as to the juvenile delinquency, there are questions that should be ascertained whether the behavior is a manifestation of an emotional problem or the result of the negative social factors. Ano ba yung mga negative social factors? Those are yung pagkakaroon ng broken family,
poverty, environment, and other socio-economic factors that become the basis or became the basis of a delinquent personality. Kasi kaya lang naman nagiging delinquent or nakakaroon tayo ng delinquent personality, it's because may mga factors that driven us para gawin yun or para maramdaman natin yun. Pero, nasa sa tao naman yan kung paano nila tatanggapin yung mga nangyayari sa buhay nila. Like nga yung pagkakaroon ng broken family. Not all person na nasa broken family is masasama or nakaka-commit ng crime. Sometimes, ginagamit pa nila ito as motivation to improve their selves or themselves. Para pagdating ng panahon, ito yung magiging o naging inspiration nila para ma-achieve yung goals nila sa buhay. Well, yung iba, ginagamit nila to drag them down. Para ginagamit nila yung pagkakaroon ng problema sa pamilya para hindi na nila ituloy ang kanilang pag-aaral. So, classification of delinquency. So, take note po sa abbreviation natin yung USO. Pag sinabing classification of delinquency, USO to. Unsocialized aggression, socialized delinquency, and over-inhibited. So, isa-isahin natin. So, when we say unsocialized aggression, it is rejected or abandoned. So, yung no parents to imitate and become aggressive. So, pag unsocialized aggression, nakakaroon ng aggression ng isang bata or ang isang delinquent person or isang juvenile dahil siya ay ang feeling niya lagi siyang nare-reject, na-abandon siya, at walang kalinga galing sa parents nila. While yung socialized delinquency, it is a membership in fraternities or groups that advocate bad things. So, kung unsocialized aggression, dahil nga daw po sa pagiging abandoned person niya or pagiging rejected niya as a person o walang nag-iintindi sa kanya, wala siyang parents, walang guardian, walang kumakalinga sa kanya, sa socialized naman po ang pagsali mo sa fraternities. So, kapag ka sumali ka sa fraternities, obviously, ma-advocate mo yung mga bad things na ginagawa nila. Pero I'm not saying na lahat ng fraternities ay masama po ang ginagawa. Meron lang pong ibang fraternities na ang purpose nila ay makasakit ng ibang tao. Ang over-inhibited, it is a group that secretly trained to do illegal activities. Ano nga ba yung mga grupo na tinetrain para makagawa sila ng illegal activities? Like yung marijuana cultivation. So, yung marijuana cultivation, ito po yung sikat sa Pilipinas. Kasi po marami ang may tanim ng marijuana. So, habang bata pa, tinetrain na nila ang isang tao na gumamit or mag-cultivate ng marijuana. Yung iba, tinuturuan pa nilang ibenta or maging pusher sila ng mga droga, ng marijuana. Kasi sa bata, alam nila dito sa Pilipinas, kapag ibinigay mo or pinaabot mo sa bata, hindi naman sila magte-take ng full responsibility. Hindi kasi pwedeng kasuhan ng isang bata. Unlike kung adult ka naman ang magbibigay, ang possible na mangyari po sa kanila is mahuli sila. And then pag nahuli sila, automatically ia-apprehend na po sila. Mag-undergo na sila na procedure sa korte. So, kung bata po ang gumawa nun, hindi po sila mapaparusahan. But rather, mag-undergo po sila ng diversion or intervention program. So, again, classification of delinquency, take note yung USO. So, when we say USO, unsocialized aggression. Pag sinabing unsocialized aggression, na-reject po ang bata, na-abandon ng bata, at walang parents na kumakalinga sa kanila. Pag socialized delinquency, nakakaroon ng involvement sa fraternities. Kapag over-inhibited naman po, itinetrain po sila sa mga illegal activities or yung group that secretly trained
the juveniles or the child to do illegal activities. So next type of delinquent youth, NSNPSA. So it's up to you paano nyo po siya gagawa ng abbreviation, ha? Kasi po, nilagay ko lang po yung mga first letter nila para madali pong matandaan. Pero nasa sa inyo pa din po paano nyo matatandaan yung mga words, mga terms natin dito po sa juvenile delinquency. So, types of delinquent youth, SNPSA. S meaning social or yung socialized. Those who become delinquent due to their association with people in the society to whom they learn deviant values and later become an aggressive type who resent the authority of anyone who make an effort to control his behavior. So, dahil nga sa pagiging socialized person natin, kasi karamihan sa mga bata, maraming kakilala na kapwa rin nila bata, kung saan ang purpose nila is maglaro lang. Without knowing na yung behavior ng isang bata, hindi nila alam kung tama ba or mali ang ginagawa nila. Kaya yung ibang bata ay nagiging aggressive. So, dahil sa pagiging aggressive nila, nakaka-commit sila ng crime or yung status offense. Yung status offense, again, offense committed by minors. Kaya po, kasama po sa types of delinquent youth yung social or yung socialized delinquent youth. Next, neurotic. Those who become delinquent as a result of distortion in their personality and their ideas and perception of the world around them. Internalizes conflicts and preoccupied with his own feelings. So when we say neurotic, they may become deviant because of some anxiety or neurotic compulsion. Example na lang po yung pagiging kleptomaniacs. Kahit naman hindi natin gusto maging kleptomaniacs, ay yung kleptomaniacs po yung aggression mo or yung aggression mo sa stealing, sa pagnanakaw. Yun po yung ibig sabihin ng kleptomaniacs. Na kahit hindi mo naman gusto, kung yung behavior mo is hindi mo mapigilan, kasi may mga tao na may problema sa pag-iisip, meron namang kaya nilang i-control yung problema nila sa pag-iisip. And sa neurotic, nakakaroon kasi sila ng internalized conflicts na hindi nila mapigilin yung sarili nila kapag nakakakita sila ng isang bagay na nagustuhan nila. Gaya nga po yung pagiging kleptomania, kanimbawa may gusto kang isang bagay na kahit ayaw mo namang kunin dahil alam mong mali, dahil nga sa kagustuhan mong makuha, ipupush mo yung sarili mo na makuha yun. Hanggang sa maging habit mo na ang pagkuha at matatawag ka na as kleptomaniacs. Next, psychotic. Those with severe personality disorder have significantly distorted perception of the society and people around them. They are likely to commit acts of violence, including murder. So, sa psychotic, medyo malala na po yung psychotic. Nagkakaroon kasi sila ng delusions of thoughts. That's why, nag-iiba yung view nila sa reality. Na nagiging dahilan kung bakit sila makakakommit ng weird acts that violates law. Kasi po, iba na yung naiisip nila. Masyado din po silang nagkakaroon ng delusion of thoughts. Kaya po hindi na nila alam kung yung gagawin nila is tama or mali. Next, sociopathic, characterized by egocentric personality. They have limited or no compassion for others. Many violent gangsters are sociopathic. Sila yung mga no conscience. Sila yung mga tao na walang konsensya. Kaya madali silang makapagbiktima ng ibang tao with little or no anxiety or guilt. Na kahit makasakit sila, wala silang pakialam. Kahit pumatay sila ng ibang tao, kahit may masaktan silang ibang tao, hindi sila nakukonsensya. Kasi sila ay mga sociopath or sociopathic person. Masyadong mataas yung kanilang ego. Next is accidental
he is less identifiable in character. Essentially, socialized, law-abiding, but to happen to be at the wrong place at the wrong time and becomes involved in some delinquent act not typical of his general behavior. Accidental, meaning wherein naipit ka lang sa isang situation na hindi naman dapat. Napunta ka sa situation na hindi naman dapat, like yung napasali ka lang or napagbintangan. Halimbawa, may kaguluhan. Nagkataon na sa gulong yon ay napadaan ka. Ngayon, napasali ka. Akala ng ibang tao kasali ka doon at nasaktan ka din. That is accidental. Kaya nga ang sabi po dyan, at the wrong place and at the wrong time. Ibig sabihin, nadamay ka lang po doon sa mga nangyayari sa society. Kaya po, accidental. So again, yung types of delinquent youth natin, SNPSA, social or socialized, N, neurotic, P, psychotic, S, sociopathic, and A, accidental, SNPSA. So let us now proceed with the history of childhood and delinquency. So there are early conceptualizations of childhood. So prior to this time, small people were either accorded no presence at all or were regarded as miniature of adult. During that time or during the ancient time, sa early conceptualization of childhood, ang mga bata ay no presence at all. Kahit bata ka, wala silang pakialam. Kasi ang ibig sabihin lang nila na kapag bata ka, miniature ka lang po ng adult. So, according to early conceptualization of childhood, children are considered as non-human. Bakit po non-human? Dahil po meron diyang tatlong nakalagay. IAS, yung infanticide. So, familiar ba kayo sa infanticide? So, when we say infanticide, it is killing of a child below 3 days of age. Yan po yung mga nangyayari during ancient times, sa early conceptualization of childhood po ha. So, abandonment. So, abandonment, yung mga batang iniiwan ng guardian or parents nila sa street or orphanages. While yung swaddling, so ano nga ba yung swaddling? So, ito po yung ibinabalot or nirarap out yung isang bata and then itatapon sila until hindi na makita. Kasi nga para sa kanila, wala nga pong presence ang isang bata. They are considered as miniature of adult. Kaya po, kahit anong gawin nila, kaya po naging non-human. Kasi kahit anong gawin nila sa isang bata, wala pong pakialam. Okay lang po, kasi yun po yung pamamalakad po during their time. Children as miniature adults, adult punishment for misdeed. So imagine how brutal during ancient time tapos ginagawa nila sa mga bata. So adult punishment for misdeed, meaning po the punishment for children were severe, even the death penalty for minor offenses. So, in miniature adult, based sa nakikita nyo or nababasa nyo dyan sa PowerPoint natin, siguro you have your idea with regards to that. Kasi sa adult punishment for misdeed, as I've cited earlier, ito nga po yung punishment for children were severe, even the death penalty for minor offenses. Kung dati nga po, tinatawag po natin na minor offenses, status offenses lang po yan para sa mga minors na nakakommit ng crime. Well, sa kanila po, during early times nila, ano po ba yung early conceptualizations of childhood nila, ang mga bata daw po ay pinaparusahan based sa parusa na ipinapataw din po sa mga adult. Kung ikaw ay nakakommit ng crime at considered siya as death penalty for punishment, wala po silang pakialam kung mapatawan ng death penalty ang isang bata. Next is slavery and apprenticeship. So, children were commonly sold into slavery, sometimes as security on debts or as political hostages. So, for some, yung mga bata nagiging bayad utang.
Limbawa, yung isang pamilya may utang. Ang may utang sa mayaman na pamilya. Ngayon, as a pay dun sa inutang nila, ipapalit nila ang bata kasi wala po silang pakialam sa mga bata noon. Hindi po nila masyadong pinapansin ang presence ng isang bata. Kasi nga po, kino-consider sila as non-human and miniature of adults. Lastly, yung morality, sex, and prostitution. So, children were exposed to adult sexuality from an early age and even used as prostitutes. So, yung mga bata noon, pababata pa lang, na na-engage na sila sa mga sexual activities. Kasi yun po yung ginagawa nila as entertainment, as bayad utang, parang po mapalitan yung mga nautang nila sa isang tao or para mapagbayaran nila yung mga maling nagawa nila sa isang tao. So again, children as miniature adult, adult punishment for misdeeds, slavery and apprenticeship, morality, sex, and prostitution. So, lahat po ng yon, yung early conceptualization of childhood happened during 2270 BC under the Code of Hammurabi. Ano ba yung Code of Hammurabi? It is the oldest known code 4,000 years ago. So, the treatment of children in the past would be regarded as criminal today. That is true. Na lahat ng treatment na nangyari sa mga bata during ancient time, ayun na po yung treatment sa mga criminal offenders sa ngayon. So, these treatments were normal by the standards of that day. Normal lang po dati sa kanila. Unlike today, may mga batas na tayo about sa mga bata, kung saan ba nahihear yung cases ng mga bata, at ano yung mga programs na pwedeng puntahan or pagdalhan sa mga bata kapag sila ay nakakommit ng crime para matreat sila at ma-rehabilitate. So next, the invention of delinquency. Roman law and canon or church law. It is approximately 2,000 years ago. It made distinction between juveniles and adults based on the notion of age of responsibility. So, yung sa Roman law, nakabase lang po sila sa age of responsibility. So, later on, mababanggit natin kung ano ba yung age of responsibility ng mga bata during Roman law and canon law. Ancient Jewish law, the Talmud or yung body of Jewish civil and religious laws. It is specified condition under which immaturity was to be considered in imposing punishment. So, sa ancient Jewish law, there was no corporal punishment prior to puberty, which was considered to be the age of 12 for females and 13 for males. So, no capital punishment was to be imposed on those offenders under 20 years of age. Yun po yung pinagbago during the ancient Jewish law. Kung sa early conceptualization of childhood masyadong brutal, sa ancient Jewish law po, medyo na-light na po yung brutality. Codification of Roman law. In 5th century BC, this law resulted in the 12 tables, which made it clear that children were criminally responsible for violation of law and were to be dealt with by the same criminal justice system as adults. So, punishment for some offenses, however, were less severe for young people than for adults. Unti-unti na pong nakakaroon ng less severity ng punishment sa bata, unlike po sa matatanda. For example, sa codification of Roman law, yung theft of crops by night, kasi mahilig po dati na magtanim ang mga tao. So, ang pagnanakaw daw po ng mga crops during night for adult ay considered as capital offense. Pero kung ang nakagawa daw po ng pagnanakaw ng mga crops ay ang mga bata, ang punishment lang po na ibibigay sa kanila is flogging or yung whipping of stick.
masyado na pong light or masyado na pong less severe yung punishment na ibibigay sa mga bata. Next, Anglo-Saxon common law. This law was influenced by Roman and canon law, which emerged in the England during the 11th and 12th centuries. So, sa Anglo-Saxon common law, it is law based on custom or usage. Yun lang po yung mga law na nag-base sa mga customs at mga usages na nagagamit nila during their times. So, ito na po yung distinction sa Anglo-Saxon common law, sa Roman law, sa ancient Jewish law. The distinction made between adult and juvenile offenders in England under common law. Children under 7 were automatically presumed innocent because of their age. Kasi considered sila as minors. So children over 14 were automatically judged as an adult. So kung sa atin dito, ang age of majority natin is 18, sa batas natin, sa 9344, na 18 ang age of majority. Sa times po nila, or during that time, during Asian time, or common law times, ang mga bata po na 14 years old ay considered na as adult. So, children between 7 and 14 were presumed innocent because of their age, but could be found guilty under certain circumstances. The child offender in the 18th century. So, the concept of childhood was fully developed. Life in 18th century was dominated by three major social institutions. Ano daw po yung three major social institutions? Those are family, church, and community. And yung mga family, church, and community po, isa rin po yan sa mga factors bakit nakaka-commit ng crime ang isang bata. Crime and deviance were generally equated with sin and immorality. There were little attempt to rehabilitate the offender. Rather, criminals were punished as an example to the rest of the community. Yun naman po yung naging notion nila dati na kaya po sila ay nagre-rehabilitate or nagpaparusa ng mga criminal as to give awareness para po hindi na po sila gayahin ng ibang tao. So, there was no special category called a juvenile delinquent at this time. So, the legal system relied on common law tradition. So, yung common law tradition nila, ito nga po yung nabanggit kanina, na ang age of majority po ay 14 years of age. And kapag nakagawa ka ng crime ng 15 years old and above, ang punishment mo na po is katulad ng punishment for adult. But, kung nakakommit ka when you are below 14 or 14 and below, considered ka na po as less or magkakaroon ka na po ng less severe punishment. Next is the creation of the institution. So, several institutions for juveniles were established in the East between 1824 and 1828. So, these institutions were oriented toward education and treatment rather than punishment. So, sa creation of the institution, kasi marami na pong institution ang na-build or na-establish, kaya po, wala na yung mga brutal punishments. Nagkakaroon na din po ng mga juvenile court. Marami na po yung na-establish na mga institution kung saan po madami na pong magiging guide para sa mga bata. At marami na pong magtatama sa mga maling nagagawa ng isang bata. Ayan na po yung creation of juvenile court. So, the concept of parents patriae or father of the country. Parents patriae meaning father of the country became broadened and the state became increasingly involved in determining the fitness of families. So, ano nga ba yung parents patriae? Ito po yung responsibility of the courts and the state to act on behalf of the child and provide care and protection equivalent to that of a parent. Kung sa criminal court
court natin dito sa Philippines, meron kasi tayong sa adult court natin, yung mga adult person na commit ng crime, magkakaroon sila ng power lawyer kung wala silang kakayahang makakuha ng private lawyer. Dito po sa creation of the juvenile court, since wala silang guardian, walang parents, dahil sila po yung mismo nagiging dahilan kung bakit nakakommit ng crime ang isang bata, bibigay ang court or yung state ng isang tao na pwedeng pumalit as guardian ng isang bata na magbibigay ng care and protection equivalent sa parent responsibility. So sa parents patriae po, again, father of the country, kasi po sila po yung ibibigay ng korte para mag-guide sa isang bata. Sila na po yung tutulong sa bata para po ma-treat ang isang tao or para ma-treat ang isang juvenile. In the 19th century, nagkakaroon po ng changes. Kasi nga po, since dati nagkaroon ng brutality, naging less severe, ngayon naman po sa 19th century, changes. Ito na po yung age of enlightenment, where enlightenment of ideas of wrongdoing had by now become firmly established. So in New York Committee on Pauperism, New York yun, 1818, or during 1818, gave the term juvenile delinquency. So ano ba yung juvenile delinquency? Again, ito po yung mga norms or yung mga antisocial behavior na commit ng isang juvenile. So causes daw po ng juvenile delinquency is pauperism. Ano po ba yung pauperism? Ito po yung extreme poverty. And yes po, isa po yan or major factors po yan. Bakit nakaka-commit or bakit nagiging delinquent ang isang bata? So Albert K. Cohen, he is the first man who attempted to find out the process of beginning of the delinquent subculture. Ano po ba yung subculture? Ito po yung mga factors that driven a child to commit a crime. It is not accepted by the society. So during 1899 to 1967, it is considered as the era of socialized juvenile justice. So again, age of majority commences at the age of 18 years of age. So emancipation, freedom from parental authority, both over his person and property. It happens upon reaching the age of 18 years with the exemption of the capacity to contract marriage. So freedom from parental authority. Kasi sa Philippines, when you reach the age of majority, you have your own freedom. Ito na po yung feel na feel mo na dalaga at binata na kayo kasi may freedom na kayo with your family or parental authority. So, different theories of concerning delinquencies. Ano-ano nga ba yung mga theories na nagiging dahilan bakit nakaka-commit ng crime ang isang bata? First is yung choice theory. Based on the classical school of criminology, that views an individual as having free will in choosing his actions and that he calculates what he will gain or lose if he commits an act. So for an adult, alam po nila kung ano yung magiging consequences of their action. It views the delinquent as motivated offender who breaks the law because he or she perceives an abundance of benefits and an absence of threat. Ito naman po ay sa mga bata. Since ang mga bata is not aware kung ano ba yung nangyayari sa paligid nila, sa surroundings nila, or sa environment nila, ngayon makakakommit sila ng crime na hindi naman nila alam kung tama or mali ang nagawa nila. Makakommit po sila ng actions na hindi nila alam kung tama or mali yung gagawin nila. Pero it's up to their choice kung ipupush nilang gawin yun or hindi. Next, biosocial theory or biosocial trait theories. It is based on the view that both thought and behavior have biological and social basis. Contemporary explanation of the biogenic approach
approach has three sub-theories, the biochemical, neurological, and genetics. So, isa-isahin po natin yung biochemical, neurological, and genetics. So, for biochemical, ito po yung pag-i-intake natin ng mga vitamins, pagkakaroon natin ng dietary procedures sa katawan natin, and kung ano man po yung mga ini-intake natin. Kasi po, dahil po dun sa pag-intake natin or pag-diet natin, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Yung iba, nagiging moody. Yung iba naman yung nagiging epekto sa kanilang katawan. And that is the biological causes kung bakit isa ito as views or as factor kung bakit considered siya as crime for or considered siya as factors sa pagiging delinquent ng isang bata. Next is neurological. It explains that crime and delinquency occur because the individual suffers from brain impairment or abnormality in the structure of the brain. Learning disabilities such as attention deficit, hyperactive disorder, and minimum brain dysfunctions are related to antisocial behavior. Kasi po may mga tao na meron na po talagang brain impairment pagkapanganak pa lang. Or childborn have already brain impairment or nakakaroon ng abnormality behavior. And because of that, nakaka-commit sila ng crime. Pero sa iba po, sa adult po, kung sa bata, dahil po sa mga brain impairment, sa adult po, kasi may mga insane person. Pero yung insane person, for example, bata ka pa lang, insane ka na, or nakakaroon ka ng behavior na hindi mo naman gusto, like yung pagiging insane. Pero kapag nakakommit ka during lucid interval, sa adult, during lucid interval, ikaw ay exempted doon sa crime na nagawa mo. Pero kung bata, nagawa mo siya during your lucid interval, mag-undergo ka lang po ng intervention program dito po sa Pilipinas. Mag-undergo ka po ng intervention or diversion programs para po matreat ka. Pwede din po with the help of the parents or guardian. Pero kung wala ka pong parents or guardian, under ka na po ng DSWD since minor ka pa lang po. Next, genetics explains the delinquent traits and predisposition to criminality are inherited from parents. Ito po yung namamana or nai-inherit natin sa parents natin. Na kapag ikaw, pansin nyo po yung sa Ada Jokes Family under theories of crime causation, na kapag yung nanay mo po is criminal, yung mga anak hanggang sa mga apo, kung hindi man sa anak magkaroon ng criminal, sa mga apo ay magkakaroon ng criminal person. Yun po yung sinasabi ng genetics kung bakit nai-inherit po yung criminality. Na kapag yung magulang mo, nanay, tatay mo is criminal, possible na ang anak ay maging criminal. Kung hindi man maging criminal yung anak, yung magiging anak ng anak nila is magiging criminal. Next is psychological theories. It views delinquency as a result of emotional and mental disturbance of the individual. Contemporary explanation of psychogenic approach has three sub-theories, the psychodynamic, behavioral, and cognitive. So, psychological theories, nakakaroon tayo ng pabago-bagong behavior. Kasi po yung psycho, meaning sa pag-iisip natin, kapag pabago-bago yung isip natin, yung behavior natin, pabago-bago, kaya nga po psychodynamic. Psychodynamic meaning nakakaroon ng changes in behavior and cognitive natin. Kasi kapag nagkaroon ka na ng changes sa katawan mo, napapansin mo na yung pagbabago sa katawan mo, damay na po yung mental natin or yung mental state natin, pati ang emotional state ng isang tao. Kaya nga po may mga ibang tao na nade-depress kasi lahat ng kilos natin magkakatugma sa katawan natin. Next is behavioral theory. Believes that individuals learn by observing how people react to their behavior. Behavior is reinforced by some positive reaction, and behavior is extinguished if punished. Misbehavior of children, if left unchecked, will persist until adolescence.
So, kaya nga po yung behavior ng isang bata, habang bata pa lang, bantayan na. At itama na yung mga maling behavior. Kasi sooner or later, when they reach their adolescent stage, hindi na po nila mapipigilan yung mga behavior na nakagis na nila. Kung bata pa lang ay hindi na po naputol yung mga maling gawain nila. Kaya po dapat habang bata pa, itama na yung mga maling gawain. Next po, sociological theories views delinquency as a product of the different social factors and dynamic has four groups of theories which in turn contain several sub-theories. Ano po yung sub-theories? Social structure theories, social process theories, social reaction theories, and social conflict theories. So, ang social reaction theories, it views delinquent acts and criminality as product of stigma and labeling. Yung social reaction theories po, considered din po siya as labeling theory. Kasi po, marami sa mga kabataan na kapag nilabel mong isang tao, yun na po yung magiging dahilan bakit nakakaganti ka or nakakapag-take ka ng revenge sa ibang tao. Dahil sa sobrang, for example, sobrang sakit nung sinasabi nila sa'yo, ngayon, dahil ka-intake mo or ka-take mo ng mga masasakit na salita, naipon na yung inis mo. And then yung inis mo, hindi mo na alam ng dilim yung paningin mo, iba yung nagawa mong action, which is not in conformity with the rules and regulation of the society. So, again po, take note po sa social reaction theories, consider this po siya as labeling theory. Next is social control theories, maintain that everyone has the potential to become a criminal, but most people are controlled by their bands to society. So, kapag ka po nagkaroon ng weakened ties or band, so again po yung kay Travers Hirschi, kung natatandaan nyo po yung social band theory, meron pong four elements of social band theory according to Travis Hirschi. And kapag daw po yung apat na elements na yun or na weakened or yung ties, na broken yung ties, nagkaroon ng weakened ties, ano po yung mangyayari? Hindi po magkakaroon ng maayos na organization or maayos na pagsasamahan. Ano po yung four elements kung natatandaan? So, ito po yung BIAC, yung B-I-A-C. B meaning belief, I meaning involvement, A meaning attachment, C for commitment. Again, belief, involvement, attachment, and commitment. Kapag po lahat ng yon ay nawala or isa sa elements ay nawala, magkakaroon po ng weakened ties. And kapag po na-weakened yung ties, possible po na magkaroon ng maling gawain or hindi po nila makontrol ang sarili nila at makakumit po sila ng hindi kanais-nais na gawain. Next, social disorganization theory. It was being popularized by Clifford Shaw and Henry Mackay. According to this theory, crimes in the urban areas are more prevalent because residents have impersonal relationships with each other. There is an increase in the number of broken families and single parenthood are also very common in disorganized community. Yes po, sa disorganized community, marami po kasi ang broken family. Marami po kasi sa Pilipinas ang nasa broken family stage. Kaya po, ito po yung naging basihan po ni Clifford Shaw and Henry Mackay kung bakit daw po nagkakaroon ng disorganization or social disorganization. It's because daw po dun sa mga broken families and single parent. So, dahil nga po sa kakulangan natin, for example, financial problem. Dahil sa financial problem, single parent ka, makakakumit ka ng crime. Matututo kang magnakaw para may maibuhay ka sa anak mo. As well as kung broken yung families. Kasi dahil sobrang weakened na nung ties nila, halimbawa, broken family na nga sila, pero wala pa rin siyang pera, pangtusto sa mga anak, kaya makakumit siya ng crime. Kaya po kinonsider ni Clifford Shaw and Henry Mackay na ang isang society daw po ay disorganized.
Kaya po nagiging disorganized dahil nga po sa mga factors that driven them para magkaroon ng disorganized community. Next, strain theory. Strain refers to the individual's frustrations, anger, and resentment. Strain is caused by their inability to have, achieve, and possess their desires in life, whether material or non-material things. So, due to frustrations, they are pushed to do illegal activities. Marami kasi sa mga kabataan ngayon na hindi nila kaya yung frustrations nila, yung anxiety na naranasan nila. Marami ang nade-depress, marami ang nagsusuicide, na konting stress lang, hindi na nila alam yung gagawin nila. Kasi po, mahina po ang loob ng mga kabataan ngayon. Unlike po nung dati, na kahit anong problema, anong stress yung kaharapin nila, nagpo-push sila sa buhay. Kasi, strong yung ties nila. Marami kasi ngayon, we're on gadgets na lang. Kaya kapag gadget, focus lang sila sa gadget, marami pa silang napapanood sa YouTube, marami pa silang nababasa, na kapag ka nade-depress, commit na agad ng suicide. So ngayon nga, mas marami po yung number or mas marami yung data ng mga bata na nakakommit ng suicide dahil sa mga problema. Hindi na nila kinakaya yung mga frustrations or yung mga problems nila sa buhay. Next is culture deviance theory. It gives emphasis on the concept of culture and subculture because people in the lower class feel isolated due to extreme deprivation and poverty. They intend to create a subculture with its own set of rules and values. Ito pong culture deviance theory, yung cultural deviance theory. Yung culture po mismo, ito po yung mga meron tayong rules and regulation na acceptable sa society. While yung subculture, ito po yung rules and regulation that are not acceptable in the society. For example, sa culture, ito na yung culture natin. And then yung subculture, magsiset ka ng sarili mong rules and regulation para sa sarili mo or para sa pamilya mo. And then yung rules and regulation na yon hindi naman tama. Not acceptable to the society. Kaya po nagkakaroon tayo ng subculture. Culture refers to the system of values and meanings and social norms shared by a group of individuals, way of life of the majority of people. Ito na nga po yung culture. Yung mga values, mga rules and regulations, nararanasan natin dito sa Pilipinas. Well, yung subculture, subgroup within an existing culture. Halimbawa, itong culture natin, nagawa pa sila ng grupo, yung mga gangs. And sa mga gangs, nagkaroon sila ng sarili nilang rules and regulation na hindi naman acceptable sa society. That is subculture. That maintains a unique set of values and beliefs that in conflict with conventional social norms. Again, in conflict, meaning hindi po siya acceptable sa society. Next will be the behavior of juvenile delinquent. This will be the last topic for preliminary examination. So, lahat po na na-discuss ngayon is considered or coverage of preliminary examination. So, behavioral disorders, we have antisocial behavior characterized by disobedience to or disrespect for authorities. Ito po yung mga behavior na hindi ka nais-nais, like yung pagiging bastos. For example, bastos ka makipag-usap sa kapwa kaklase mo na nagtatanong lang or maayos makipag-usap, pabastos mo siya, sinasagot. Considered siya as antisocial behavior dahil doon pwede kang layuan ng mga classmates mo. So for lying, it does not cure lies by attacking the liars. For lies, it indicate needs which requires attention. So among the important needs of the child are love, security, praise, peace, attention, happiness, understanding, respect, and acceptance. So, kung lahat ng yon is wala or hindi mo naibigay
or lahat ng nabanggit ko is wala or hindi mo maibigay sa anak mo, sa kapatid mo, or sa isang bata, maaaring lumayo ang loob nito sa inyo. At ito yung magiging dahilan kung bakit makakapagsinungaling siya. And dahil sa pagsisinungaling, lahat po kasi, for example, hindi ka makapag-open sa magulang mo. And dahil nga hindi ka makapag-open, makakapagsinungaling ka sa kanila. Kasi sa mga kaibigan mo lang siya nasasabi. Kasi hindi mo alam yung pwedeng maging impact nito sa sarili mo. Na kapag sinabi mo sa magulang mo, hindi mo alam kung ano ba yung magiging reaction nila. Kaya, ang ending, magsisinungaling ka na lang po sa kanila. And that is one of the behavioral disorders of a child or of a youth. Next is stealing. Nabanggit natin kanina sa kleptomaniacs. So, stealing, ito po ay isa sa behavioral disorders ng bata. This behavior often stems from undisciplined desire for possession, loose morals in the home, parental indifference, lack of proper clothing and other school requirements, undisciplined pleasure seeking. So, yung stealing, dahil nga po sa kulang sa attention ng pamilya mo, or maraming pagkukulang sa inyo, sa bahay niyo, meron hindi maibigay ang mga pangailangan mo, at the end, ang gagawin mo, excuse me, magnanakaw ka na lang para matugunan mo yung mga needs mo or yung mga personal or basic needs mo. So, truancy, nabanggit na din po yung truancy. Again, ito po yung consecutive 20 days consecutive of absent or yung pagiging absenteeism. This is cutting classes without any reasonable cause. This is often brought about by an attractive school life, fear of punishment, proximity to place of vices. So, dahil nga po sa hindi mo alam yung mangyayari sa school, halimbawa may ginawa kang kasalanan, natatakot ka na maparusahan, kaya instead na pumasok ka, a-absent ka na lang po. And that is called truancy. Pero yung isang absent ng isang bata, hindi po siya considered as truancy. Ang truancy po, masasabi lang po siya as behavioral disorder or as status offense sa bata kapag po 20 days consecutive na hindi pumapasok without any reasonable cause. Pero kung umabsent ka naman ng 5 days or 5 consecutive days with reasonable cause, hindi po yun considered as behavioral disorder ng isang bata. Next is vagrancy. This is wandering away from home. Ano ba yung mga causes ng vagrancy? Isa po sa causes yung disagreeable home condition. Na kapag kami mga problema sa pamilya, hindi kinakayang problema sa pamilya, instead na magstay ka na lang sa bahay, ang gagawin mo, aalis ka na lang. You have to escape the problem para hindi mo ma-feel yung problema. Next, pagiging feeble-mindedness, and misdirected love for adventure. For example, gusto mo lang naman talagang gumala, since minor ka, considered yan as behavioral disorder sa bata. Pero when you reach your age of majority, yung 18 years old, pagka umalis ka, alam ng parents mo, may consent ng parents mo, wala ka pong maling ginagawa. Lastly, emotional disorders. They include jealousy reactions, temper tantrums, and fear reaction. So again, our behavior of juvenile delinquents are antisocial. We have 6 behavioral disorders: antisocial behavior, lying, stealing, truancy, vagrancy, and emotional disorders. So that will be the scope of our preliminary examination ng ating pong juvenile justice. So take note lang po sa mga terms po na nabanggit natin, ha, lalo po kanina may mga abbreviation din po tayo kung saan po mas mabilis nyong matatandaan yung lesson. So again, kindly review lahat po nung na-discuss natin or lahat po nung nabanggit ko, lahat ng na-tackle dito sa
preliminary examination coverage ng juvenile justice system. So that will be all. Thank you and God bless.